Ano ba ang HerSkin? Sino yung mga dapat gumamit na to? Safe ba siya sa mga breastfeeding mom? Ano yung mga do's and don'ts while applying HerSkin? So, ilan lang yan sa mga questions na sasagutin natin sa video na to. So, if you guys interested, just keep on watching. It's Megan Sweet and welcome back to my YouTube channel. And for today's video is pag-uusapan natin ang HerSkin Revita Glow Skin Rescue Kit. So guys, pasensya na pala bago ako magsimula. Pasensya na sa aking boses dahil medyo husky yung voice ko kasi nga meron akong sipon ngayon. So please bear with me guys, sorry. Ano ba ang HerSkin Revita Glow Skin Rescue Kit? So eto siya guys. Ang HerSkin Revita Glow is a rejuvenating set. So, ano ba yung purpose ng rejuvenating set? Ang purpose niya is to renew our skin, pabilisin yung pag-exfoliate ng ating mga balat, to reveal our glowing skin. Ayan, para i-reveal yung ating younger skin. Ganon. Okay, so this kit comes with 4 products. So, ang una is ang premium kojic collagen facial soap, which help us to cleanse our face. Ayan. And pangalawa is ang ating toner, ang HerSkin toner na nakakatulong sa deep cleansing. And of course, para ma-exfoliate yung ating dead skin. At ang pinaka-importante guys sa lahat kapag nagre-rejuve ka is ang sun defense with SPF 30. Ayan. Ito yung pinaka-importante para hindi masunog yung balat natin. Para ma-proteksyonan yung ating skin sa araw. And of course, meron din tayong night gel cream ng HerSkin para makatulong sa pag-moisturize ng skin natin and of course, to whiten our skin. Ayan. So, sino ba ang CEO ng HerSkin? So, ang CEO ng HerSkin is other than Miss Kath Melendez. So, she is a Filipino YouTuber. We all know naman when it comes to skincare, yung channel niya talaga yung una nating pinupuntahan. I admit guys, kapag namumblema ako sa mga pimples, sa mga blackheads ko, yung channel niya talaga yung pinupuntahan ko dahil ang galing niyang mag-reviews ng mga products at talaga namang totoo, legit guys. Sobrang legit ng mga nire-review niya. And na-try ko na kasi, kaya nasasabi ko na a-attest ko sa inyo guys. So, sino ba ang pwedeng gumamit ng HerSkin Rescue Kit na to? So, kung kayo ay may mga pimples, acne, acne scars, dark spots, blackheads, whiteheads, this kit is perfect for you, lalo na sa mga first-timer katulad ko, guys. Kung napapansin nyo, guys, wala akong anything sa mukha, just the eyebrows and, of course, lip tint. Kasi gumagamit nga ako na itong HerSkin na to. Ano lang yan, sunscreen lang sa aking mukha, guys. So, importante yung meron tayong sunscreen. Talaga. Kalimutan nyo na lahat, wag lang yung sunscreen. Okay, so safe ba to sa mga breastfeeding or lactating moms? Guys, hindi po advisable gumamit ng HerSkin kung kayo ay breastfeeding mom. Kasi meron po mga active ingredients sa HerSkin na pwedeng makasama sa bata. So, please guys, don't use this if you are breastfeeding or lactating mom. And hindi po siya advisable sa mga 17 years old and below. Kasi po medyo yung skin natin is younger pa, hindi po natin kailangan mag-rejuve. Kung pinipimples tayo is part po yan ng pag-grow natin. Or part po yan ng teenager natin guys. Kasi pag nag-rejuve kayo ngayon, baka pag kinailangan nyo na mag-rejuve in the near future, is hindi na siya umipik, guys. So, punta tayo, guys, sa mga do's on applying HerSkin. Unang-una, guys, matuto tayong magbasa ng directions. Ayan. Sa likod po ng packaging ng HerSkin, meron pong direction siya. 1, 2, and 3. Ayan yung pagkasunod-sunod ng paggamit niya. So, in morning, mag-wash tayo ng face using this soap. Ayan. Pero, guys, hindi nyo siya directly apply sa mukha nyo, ha? Sa kamay lang, and then ganyan. So, 10 to 20 seconds, banlawan nyo siya. Or, kung may maramdaman na kayong hapdi, guys, banlawan nyo na agad. So, after that, punasan nyo using facial towel or tissue. Huwag din yung talagang ganun, ha? Ano lang, pat-pat lang, okay? Yung pagpunas. So, second is ang toner. Ayan. Pag naglalagay ko yun ng toner, guys, 3 to 5 drops lang. Huwag sobrang dami. And pa-upward yung lagay nyo sa mukha. Pag ganyan, yung application niya.
pwedeng pat-pat lang siya pa ganyan or pa ganyan. Huwag nyo nang daanan or huwag nyo nang balikan yung mga nalagyan nyo kanina, guys, ha? Kasi kahit isang swipe lang siya, effect na siya, guys. Huwag kayong maglagay ng sobrang daming toner sa mukha. Baka ma-irritate yung skin natin. After toner, mag-a-apply tayo ng sunscreen. Importante to, guys, kasi nga syempre nag-undergo tayo ng treatment sa mukha. Gagamit tayo nito para makaiwas sa mga harmful sun rays para hindi masunog yung face natin. So, mag-a-apply tayo nito 15 to 20 minutes bago ma-expose sa sun. Ayan. So, sa nighttime skincare routine naman, of course, mag-wash din tayo using our collagen soap, toner, and ang pinakaiba lang nila sa morning is yung night cream. Kung sa morning meron tayong sunblock or sun defense, meron tayong night cream sa gabi. So, ang pag-apply na to, guys, sobrang thin lang, ha? Huwag yung sobrang kapal, guys. Effect naman siya, guys, ha? So, ang second dose natin, guys, is mag-conduct tayo ng patch test before applying sa whole face natin. So, kahit anong product yung gagamitin natin or maitatry tayo bagong product, ugaliin natin mag-patch test. Paano ba mag-patch test? So, kunyari, itong toner, mag-apply lang tayo nito small amount sa likod ng ears natin or sa neck natin. And titingnan natin kung magkakaroon tayo ng skin irritation within 24 to 48 hours. So, kung wala naman nangyaring irritation, kung wala naman kayong nangyaring allergy, safe na safe yung gamitin si HerSkin. So, ang third dose natin, guys, yung kanina ko pang sinasabi, ang pag-apply ng sun defense. Sobrang importante niya, guys, di ba? Kasi nga, para ma-prevent yung face natin sa pagkasunog. So, ang ating fourth dose, kung medyo nahahapdian tayo sa toner or night cream, may solusyon ako dyan, guys. Tumapat kayo sa electric fan while applying. So, based on my own experience, nawawala yung hapdi niya sa mukha ko, guys. So, gawin niyo yon. Ang aking fifth dose, so kung medyo nangangati na yung face niyo or hindi niyo na kaya, guys, huwag niyong kakamutin, ha? Huwag niyo kakamutin. Kasi yung reason ba't siya nangangati is magpipil na siya. So, ang aking to ease your pain or to ease yung pangangati, ang fifth dose ko for you guys is mag-ice kayo after washing your face. Maglagay kayo ng ice dyan. So, para maibsan or mawala medyo yung kate. So, paano naman guys kapag medyo namumula na yung face nyo? So, ang advice ko dyan or tip is pwede nyong skip yung toner and yung night cream sa gabi. Try nyo siya gamitin lang in morning yung toner. Try nyo siya in 3 days na i-skip nyo siya. And after that, try nyo ulit bumalik sa diretsyong routine. So, ang aking last dose, guys, yung HerSkin Revita Glow Skin Rescue Kit can last in 1 month. So, 1 month po ang tinatagal ng HerSkin Kit na yon. After that, ipagpahinga nyo muna yung face nyo within 2 to 3 weeks. Huwag kayo munang gumamit ng anything. Huwag kayo munang bumalik agad sa inyong regular skincare. Pagpahingayin nyo muna yung face kasi syempre nag-undergo to ng treatment. After 2 weeks, 3 weeks, ayan, dun kayo mag-switch into a mild toner or kung maglabas man si Ms. Kath Melendez ng maintaining set, gawin natin yan. So, punta naman tayo sa mga don'ts natin. So, unang-una guys, kapag nagsasabon tayo or nagwawash tayo ng face, huwag natin ilalas ng more than 20 seconds kasi medyo mahapde or mai-irritate na yung skin natin. Second don'ts natin, guys, is huwag natin i-scratch or kakamutin yung face natin kapag sobrang kate na ng mukha. Alam ko, guys, kapag gumagamit tayo ng mga rejuvenating sets, talagang medyo may mga kate or merong mga instances na talagang nangangate yung mukha natin, guys. Pero, guys, please, 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 don't scratch your face. Kasi pwedeng magsugat yung mukha nyo, guys. So, wag nyong kakamutin. Tiis-tiis lang tayo, guys. Kasi, bakit ba nangangati yan? Nangangati siya dahil magpipil na or magbabalat na yung mukha natin. So, ang ating third don'ts ay do not use other product when you are using rejuvenating set. So, guys, meron man tayong rejuvenating set. Set nga siya. Meron siyang pang morning and night routine. So, huwag na tayong gumamit ng other product. Bakit? Kasi, guys, mai-irritate yung skin natin or baka lalong ma-damage yung mukha natin. So, ang next one naman, guys, paano kapag dumami yung pimples natin while using HerSkin? Guys, huwag kayong kabahan, huwag kayong ma-stress. Kasi yung purpose talaga ni HerSkin is nilalabas niya yung mga dumi ng mukha mo
Yan, yung mga nakatago dyan, nilalabas niya before niya i-reveal yung glass skin. So, it is normal, guys, kapag naglabasan yung mga pimples nyo. Part po yun ng process ng pag-renew ng skin natin. So, next natin sa dose. Kunwari, guys, nasa peeling process na tayo. So, kunyari, nagbabalat-balat na yung mukha nyo. Guys, wag nyong babakbakin or tatanggilin yung pagbabalat. Bakit? Kasi magkakos yun ng irritation, magkakos yun ng pagsusugat, ng discoloration, and of course, hahapdi siya, guys. Kung pagpipil kasi ng mukha natin is normal. Yun kasi yung way na rejuvenating set para matanggal yung lumang skin natin and to renew our skin, to reveal our younger and glowing skin. So, wag po kayong kakabahan kung bakit nagpipil, wag po kayong ma-stress. And I assure naman, guys, na si HerSkin is micro-peeling lang. Hindi siya yung totally sobrang nagbabalat. Kasi based on my experience, micro-peeling lang, dito lang yung nagbabalat siya sa akin. So, ang HerSkin Revita Glow Skin Rescue Kit is 349 SRP. So, paano ba kayo makakabili nito, guys? So, unang-una, mag-join po kayo sa official HerSkin group. Or second, kung gusto nyo ng hassle-free, you can order on my Shopee account. Lagay ko na lang sa description box, guys. So that is, guys. I hope you like this video. Don't forget to like, share, and subscribe. And see you on my next vlog. Bye!